everyone! Hello Taiwan! Hello Philippines! So excited ako! It's been a while since my last video. I was busy, busy-busyhan ng peg. May mga pinagdadaanan lang po. Kamusta naman po kayong lahat dyan? So I'm excited today kasi gusto kong ibahagi sa inyo yung pangatlong stimulus ng Government of Taiwan. By the way, nakapagpavaccine na po ba kayo? Ako hindi pa kasi takot na takot ako. And then iniintay ko pa rin yung ano, yung Moderna. Sabi kasi it will be next year. So nag-iintay pa rin ako. And dito naman yung virus, sometimes in a day zero, sometimes meron marami. So ganun pa rin, fluctuating. Parang dollar rate lang guys, fluctuating. Well, seriously, we were hit real hard nung last May. As in, nag-lockdown kami. Ganyan, nakakatakot kasi nagkaroon din kami dito ng Delta variant. Ganyan. But the government naman of Taiwan is very, ano, sila supportive talaga. At saka, ginawa talaga nila ang lahat para maprotektahan kami. Dito naman sa Taiwan, nag-umpisa ang pamimigay ng ayuda or stimulus last year. It was 3,000 every member of the household. So, since kami tatlo, nakatanggap kami ng 9,000. Double purpose yun, guys, yung mga vouchers na binibigay ng government. Kasi magagamit mo yun pambili ng pagkain sa supermarket at palengke or even big malls. Yun na nga, it's double purpose kasi matutulungan kami sa pagkain namin at saka yung mga small businesses kasi magagamit namin yun pambili doon kasi nga yung epekto ng ano, yung pandemya, grabe talaga siya. Maraming mga businesses na nag-close. Ang second stimulus naman o ayuda ay para naman sa mga bata. Each household na may bata makakatanggap ng 10,000 cash naman through a certain bank. So meron kaming Tristan, kaya nakatanggap si Tristan ng 10,000. So malaking tulong na rin sa amin 'yon. Nitong October 10 lang guys, nag-release ulit ng pangatlong stimulus ang government of Taiwan. And this time, nagpa-5,000 for each member of the household. Ito din naman ay isang voucher na magagamit pangbili ng pagkain or ng mga gamit sa supermarket or even sa palengke at sa big malls. So nakatanggap kami ng 15,000 kasi tatlo kami dito sa bahay. So eto na guys, ipapakita ko sa inyo yung voucher na nakuha namin kasi doon kami nag-register sa 7-Eleven, so doon din namin rename ito. It's through our health card kasi nga we are ID system, so mabilis talaga ang pag-release ng ano, ng mga ayuda dito. So eto yun guys, yan each envelope 5,000 yan, so kay Tristan, sa akin at sa asawa ko. Sana all guys, no? Sana all, sana dyan sa Pinas din, ganito na lang din sana. Kasi makakatulong naman to sa mga tao at saka sa mga may negosyo. So sana ganito na lang, hindi na lang yung, ano, yung bigas or yung dilata. Ganito na lang sana. Puro na lang tayo sana. Well, anyway, bubuksan natin to, okay? Hindi naman sa nagko-complain about sa ayuda na bigas at saka sa dilata, but sana ganito na lang, 'di ba? Kasi makakatulong din sa mga maliliit na negosyo kasi nga mabibili mo 'to, magagamit mo. Tapos guys, meron tong expiration period kaya kailangan na din siyang gamitin. So eto na 'yon, may tatlong 1,000, dalawang 500 at saka limang tatlo 200. So, ayan guys, bale, 5,000 to. Pwede din siguro tong pambayad utang. Hindi lang ako sure kung kasama dito ang mga OFW, but according sa news, more than 10 million residents ang makakatanggap nitong, ano, nitong ayudang to, itong stimulus na to. So, ayan! So, kami naman ni Tristan, may plano kaming bibili daw kami ng mga winter clothes. Ayan. Kasi magwi-winter na. Pero
Pero syempre, hindi naman siya uubusin kasi pambili din ng pagkain sa bahay, ba? Diba? So, mag-groceries din gamit to, tapos punta din sa palengke, ganyan. Patulad ko na wala akong trabaho, so excited ako talaga dito, happy ako na meron kami. Tag for 5,000. Yay! Sana all! So, mamaya, pupunta kami sa supermarket para mag-grocery, tapos punta kami Big City para makatingin-tingin ng mga bagong winter clothes. At syaka, makagala na din. Ang tagal na namin hindi nakalabas dito, magwiwela ng mask, okay na. Yan. So, ayan o, sana may ganito din sa Pilipinas, diba? Naalala ko pala guys na some vendors sa market, sa wet market, hindi tumatanggap nito, lalo na yung mga oldies. So, pili-pili na lang kung sino yung tatanggap. So, matatry to mamaya or within this week kung tatanggapin ba to ng market. Ayan. Pero sure na sabi ng asawa ko na matatanggap talaga siya sa supermarket at saka sa mga shop malls. So, that's all for today's video, guys, about ayuda or stimulus ng Taiwan. Sana po mawala na ang virus para makabalik tayo sa ating normal na buhay. Take care, everyone. God bless you all. Thank you for watching and see you later. Bye!